Ano yung madalas na parang naging trigger ng filer para magpursu ng divorce? Dahil natanong mo, Malu, ano, ang aming opisina, 85% ng aming kliyente ay ating mga kababayan. And ang aking obserbasyon, usually, yung mga caregivers na nagpupunta dito sa akin para mag-file ng application ng divorce dito, matagal na silang hiwalay. So yung kanilang marriage talagang tapos na. And kinakailangan nila yung diborsyo para maayos yung kanilang immigration documents dito. Karaniwan sa kanila, hiwalay na sa asawa, yung asawa nila na naiwan sa Pilipinas, meron ng kinakasama na iba. Pero kahit na matagal na silang hiwalay at may bago ng kinakasama yung asawa nila, ayaw pa rin pumirma ng mga immigration documents. Sa kadahilanan na yon, nagpupunta sila sa amin para ayusin yung kanilang mga papel. So yung divorce, very important yon for them to be able to start a new life here in Canada. Okay. So pagka ho ganyan ang kaso, halimbawa yung sabi nga ninyo, yung ating mga caregivers dyan sa Canada, paano ho yung proseso ng paglitigate ng inyong kaso? Sila ba eh kailangan na parang merong korte dito o merong legal documents na ma-issue liban doon sa pagpayag, ano po, ng spouse na i-release the marriage, yung filer? Ano ho yung nangyayari? Paano ho yung proseso? Ang proseso ng divorce dito, no, dahil signatory ang Pilipinas at ang Canada sa tinatawag na International Convention on the Service of Judicial Documents, yung Hague Convention. Once na ma-draft namin yung tinatawag na application package, kailangan namin i-serve yun doon sa kanilang asawa sa Pilipinas via the Central Authority of the Philippines. Yun ay ang Supreme Court. Ang Supreme Court, ine-endorso siya sa RTC kung saan may hawak na jurisdiction kung saan nakatira yung kanilang asawa sa Pilipinas. So, ganun yung proseso. Usually, itong proseso na to, applicable lang siya kapag hindi mo na itatakel yung property relations ng mag-asawa. All no, right. Ito ang tinatawag na simple divorce application. Okay. So, simple divorce application kung walang kaso, no, na away pa sa property o parang pag-aari. At sa mga anak.